Sigurado ka ba sa gagawin mo? Sa tingin ko, ito ang pinakamabuti para kay Fatima. Siguro naman, hindi ipapahamak ni Lolo ang sarili niya nga po. Mapapasa kamay ko na ang batang itinakda dahil ama niya mismo ang magdadala sa kanya sa akin. At kapag nakuha na namin ang bata, alam mo na kung anong gagawin namin. Papatayin namin ito. Hindi. Hindi mangyari yun. Payag niyo po ako na punan yung kamento ko. Kung yun po ang paraan para matalong mga aspang, payag na po ako. Nagkakagitan lang naman po siya kapag... Kapag may panganib na parating. Kapag nakuha ko na lahat ng dugo ni Fatima, papatayin ko na siya. At doon, maghahari ang mga aswang sa mundo. Bakit po kasama siya? Akala ko po ba hindi po na natin papaalam sa media ang lahat? May kasunduan na kami na Bernice. Hindi niya ilalabas ang lahat sa media hanggat wala akong pahintulot. Don't worry, Robert. Dahil wala naman ako ilalabas nang walang pahintulot kay General. Oh, handa na ba lahat? Handa na po si Fatima. Hinihintay na po tayo. O, nasaan si Fatima? Andiyan lang po sila eh. Tenga. Hoy! Gising! Paul! Ano nangyayari? Asa si Boss Chief at si Fatima? Eh, loko-loko ka pala eh. Di ba ikaw dapat nagsasabi sa amin yan? Asa sila? Teka lang, ang huli ko natatandaan, iniwan ko sila dito. Tapos pagkatapos nun, wala na ako maalala. Sulat. Basahin mo. Galing kay Mateo. Minamahal kong lolo. Patawarin niyo sana ako sa pag-alis ko. Noong naghahiwalay kami ng asawa ko, nangako ako sa kanya na gagawin ko ang lahat para protektahan ang anak namin. At yun ang ginawa ko. Umalis kami ni Fatima. Napagdesisyonan ko na magpakalayo-layo na lang muna. Huwag niyo na kaming subukong hanapin dahil sinisiguro ko sa inyo na hindi niyo na kami makikita. Masyado ng maraming ang pinagdaanan ni Fatima. Patawarin niyo ako pero hindi ko kayang umupo at manood habang pinag-eeksperimentohan niyo ang anak ko na parang hayop. Sa pagkakataong ito, hayaan niyo po ang magdesisyon. Hindi bilang isang pulis, kundi bilang isang ama na nagmamalasakit at nagmamahal sa kanyang anak. Hinihiling ko na hayaan niyo muna akong maging makasarili. At unahin ko muna ang kapakanan ng pamilya ko, na pamilya niyo rin. Sana maintindihan niyo ako. At nagmamahal niyong apo, si Mateo. Tumakas po sila, General. Bakit po tayo umalis? Eh, hindi pa po nila tayo nakakunan ng dugo. Di ba sabi ko, protektahan kita? Yan ang ginagawa ko. Hindi ako papayag na sakta kanila. Pero paano na po yung mga aswang? Hindi mo naman responsibilidad yun eh. Bata ka lang. Dapat iniisip mo yung paglalaro, pag-aaral, hindi kung paano makapaglaban sa isang aswang. Gusto ko lang makaranas tayo ng isang tahimik at normal na buhay. Walang aswang, walang gulo, walang pulis. Pero posible po ba yun? Oo, anak. Posible yun. Kailangan lang natin lumayo sa lugar na to. Hindi! Hindi maaari ito! General, I think you should calm down. Hindi pwedeng mawala ang batang itinakda! Kailangan maibalik siya rito! Gamitin niyo ang buong pwersa. Hanapin siya at huwag kayong babalik dito hanggat hindi niyo dala. Huwag po kayong mag-alala, General. Sigurado hindi pa po sila nakakalayo. Pangako po, ibabalik namin sila dito. Alam mo yung away ng aswang at tao. Simula po yun noong unang panahon. Bago pa tayo pinanganak. Magpapatuloy yan hanggang wala na tayo sa mundong ito. Kaya kailangan tanggapin ng tao na parte na yun ang buhay nila. Buhay natin. Pero paano po kung may kakayahan ako napigilan yun? Napakalaki naman ang hinihingi nila sa'yo. Higit pa sa kaya mong ibigay. O nga, may kapangyarihan ka nga, pero ama ako. Hindi ako papayag na pag-eksperimento ang kanila. Ang dami nang nawala sa akin sa laban na to.
Hindi ako papayag na pati ikaw mawala sa akin. Halugugin niyo ang buong Maynila! Kung kinakailangan, halugugin niyo ang buong Pilipinas para maibalik dito ang batang itinakda! Kailangan mabalik siya dito! Ako pa lang sa tuwid yung narinig. Ano sabi mo? Sabi ko po, hanapin po namin ang batang. Lakad na! Ako. Tinagas ni Mateo si Fatima. Bakit niya gagawin yon? Nagsususpecha ba siya sa'yo? Hindi. Walang nakakaalam dito sa tunay kong pagkatao. Hindi ko alam kung bakit niya ginawa yon. Kung bakit naman kasi, ngayon pa niya naisipan maging ama. Pinahanap ko na siya sa aking natauhan. Pero gusto kong magsigawa rin kayo ng sarili niyong paghahanap. Masusunod, mahal na Supremo. Anong tinatawa-tawa mo riyan? Mukhang nautakang kayo ng apo ko. Talagang mas magaling si Mateo kaysa sa inyo. Bernice, ipagpatuloy mo yung paglabas ni Fatima sa media. At idagdag mo ito. Si Mateo? Oo. Oh, gusto ko malaman ang lahat na wanted ang lalaking yan sa pag-idap kay Fatima. At magbibigay ang task force na malaking halaga sa paghuli sa kanya. Saan ba tayo pupunta, Mateo? Hindi ko po alam, Auntie. Pero dapat sa isang lugar na malayo, walang makakilala sa atin. Tahimik yung buhay. Nagsisisi ba kayo na sumama sa akin? Ah, hindi. Alam ko ang lugar ko. Ang kasama ka. Ang kasama si Fatima. Isang pamilya tayo. Mali ba yung ginawa ko? Hindi. Kung anong sinasabi ng puso mo, sundin mo. At susuportahan kita. Salamat, Auntie O. Salamat at sumama ka. Pinatawag ko kayo lahat upang sabihin sa inyo na natakasan tayo ni Fatima. O paano nangyari yun? Itinakas siya ng kanyang ama. Tinan mo yung Supremo. Galit na galit sa atin. Wala rin naman pala siya nagawa. Tumahimik ka, Sento! Hindi ito panahon ng pangutya at sisiyan! Kinakailangan natin kumilos lahat para sa kinabukasan ng ating lahi. Kinakailangan tayo magtulong-tulong upang maibalik muli dito ang batang itinakda. Hahanapin natin si Fatima. Hindi tayo titigil at hindi natin nabubura ang sumpa ng batang tinakda. Sugod, mga kauri! Halugugin ninyo ang bawat sulok, ang bawat bundok at ang bawat bayan. Talasan ninyo ang inyong mga pangamoy at paningin. Huwag na huwag kayong titigil hanggat hindi ninyo nakikita ang batang itinakda. Ah.
Huwag na huwag kayo magpapatalo sa mga aswang ng hangin. Isang tikbala o kapre ang dapat makakuha sa bata itinakda. Tayo Tay? Hmm. Dito po ba tayo titira? Oo. Doon po? Hmm. Ang ganda naman po. Pwede na po ba pumasok? Sige. Tara, Anghel! Limang kilometro ang layo ng mga kapitbahay natin mula rito. Hindi abot ang telepono at saka telebisyon. At saka, ang lawak, ha? Ang lawak ng lupa. Pwede tayo dito magtanim ng kamote at saka mga gulay. Tapos, paminsan-minsan, pupunta ako ng palengke sa bayan. Para nang sa ganon, pakabili naman ng karne. Pero kayo ni Fatima, dito lang kayo, ha? Huwag kayong aalis dito. Ang dami kong masayang alaala dito. Dinala ko si Luwalhati dito pagkatapos kami ikasal eh. Sabi niya kasi gusto niya ng tahimik na lugar. Kaya nagustuhan niya to. Alam mo, nagipit sa budget. Kaya dito ko na lang siya dinala. Napakasaya kami nun. Sayang, wala pa ako nun dito. Hindi ko kaagad nakilala ang asawa mo. Ang ganda pa rin, ano, kahit luma. Ay, talagang maganda siya. Dito na lang tayo. Dito, sigurado tayo, safe tayo dito. Walang panganib, walang aswang-aswang. Dito tayo magsisimula ng bagong buhay, Auntie Ofi. Tayong tatlo lang. Tama ka, walang panganib. Walang aswang. Fatima! Po, Tay! Tara, pasok na tayo. Sige po. Anghel, tara. Laki, ano? Pwede kayong maglaro ni Anghel dito. Oo nga po eh. Ay, good evening, General. Gusto niyo po bang kumain? Hindi ako nagugutom. Danilo, kanina pa kita tinatawagan sa cellphone mo. Hindi ka sumasagot. What's going on? Ang sabi sa TV, kinidnap daw ni Mateo si Fatima. And he's a wanted man. That's absurd. Yun ang totoo. But that's impossible! Paano gagawin ni Mateo yun sa sarili niyang anak? Ang kidnapin nito. Unless gusto niyang ilayo talaga sa inyo si Fatima. Umpisa na sana namin ang pag-experiment sa dugo ni Fatima nang itinakas siya ni Mateo. Well, you can't blame Mateo. Anak niya si Fatima. Of course, he's going to do what he thinks is best for his child. And you, dapat naiintindihan mo yun. Apo mo yun eh. Kinalaban niya ako. Sinalungat siya ang batas. Kaya gagawin ko ang lahat para maibalik siya. My God, Danilo, ano ka ba? Para palabasin siya na wanted, I think that's overkill. Malay mo, baka lalong mas mapahamak ang apo mo. And you know what? The trouble with you is, wala ka ni katiting na concern para sa apo mo. Mas importante ito kaysa kanila. Nakasalalay ang kinabukasan ng sambayanan. Kaya, huwag. Huwag na huwag mo akong pakikialaman.
Alam niyo po, sabi ni nanay, kailangan daw po suklin ng 100 beses ang buhok para lagi pong maganda. Talaga? Tay, pabalik pa po ba tayo sa dati nating bahay? Hindi na. Pero paano po si inay? Paano po pumunta siya tanda po sanapin niya tayo? Paano niyo po malalaman kung saan tayo nakatira? Bakit hindi ka ba masaya dito kasama ko? Masaya po, pero mas masaya po kapag kasama si nanay. Tay, nasan po ba si nanay? Pabalik pa ba siya? Kailangan maghiwa-hiwalay tayo upang mas madali nating makita si Fatima. Kailangan halugugin ang buong kapuluan. Gawin ninyo. Tulog ka na, anak. Ano kung pagod ka eh? Ha? Tulog ka na lang. Hindi po po ako pagod, Tay. Matikas ang ulo, anak, ha? Tulog ka na. Good night. Good night po. Mahal na mahal kita. Good night, nanay. Anong gagawin natin kapag nakita natin si Fatima? Ibibigay ba natin kay Supremo? Isa lamang ang dapat nating gawin sa oras na makita natin si Fatima. Yon ay ang patayin! Paano po si inay? Paano po pumunta siya doon tapos hanapin niya tayo? Paano niyo po malalaman kung saan tayo nakatira? Sorry, anak. Hindi na babalik si nanay. Sorry at hindi ko siya napigilan. Hindi ko siya nailigtas. Tawarin mo ako, anak. Kailangan mahanap ang batang itinakda. Kailangan siyang patayin. Nasaan ka? Saan mo siya tinago, Mateo? Saan ka pa ba pwedeng pumunta? Ang ganda naman dito. Sabi ni Auntie Ofi sa akin, lugar to ng lola at lolo ko, pero matagal na silang patay. Kaya si Auntie Ofi yung namamahala dito. Wala siya ngayon, nasa bayan siya may inaasikaso. Sayang naman. Okay nga eh. Ibig sabihin nun, sorang-sora natin tong lugar na to. Pero talaga kung ano-ano naman iniisip mo, ha? Bakit? Hindi pa naman tayo nag-honeymoon. Pasensya na. Ito lang kaya ng asawa mo eh. Baka kahit nasan pa tayo, basta magkasama tayo, masayang-masaya ako. Parang honeymoon yan sa akin. Kahit saan? Mm-mm. Promise yan, ah. Oo, promise yan. Idea kung nasaan sila. Basta kailangan mahanap sina Mateo at Fatima sa lalong madaling panahon. Kung kinakailangan ko magbigay ng pabuya, o di sige,
Magbibigay ako ng 1 milyon sa sino man makahanap sa kanila. O ano pa ang tinatayo sa'yo mo dyan? Umalis ka na. Hindi nga siya pwedeng umalis. Kahit ano pa sabihin mo, she is my blood. But you can't blame Mateo. Anak niya si Fatima. Of course, he's going to do what he thinks is best for his child. And you, dapat naiintindihan mo yun. Apo mo yun eh. Kinalaban niya ako. Sinalungat niya ang batas. Kaya gagawin ko ang lahat para maipalik siya. Ilagay sa lahat ng dyaryo, radio, television, Bernice. Sigurado naman, madali natin silang mahanap. Okay. Tama nga ang hinala ko. Nandito nga sila. Wala na kayong takas sa akin. Dulhati. Dulhati, wag. Wag. Hindi niyo ako mapipigilan. Kailangan mamatay ang batang yan. Anak natin siya! Hindi siya dapat mamatay. Anak natin siya, Dulhati! Lolati, wag! Lolati, wag! Fatima! Fatima, wag! Lolati, wag! Fatima! Ah! Fatima! 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 Panaginip lang. Bakit ba nangyayari sa atin to? Kung kailan nabuo na natin pamilya natin. Tuwing hinahanap ka sa akin ng anak mo, nagdurugo ang puso ko. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko sa kanya kung paano ko ipapaliwanag ang lahat. Kung napakalaking sakripisyo ang ginawa mo para sa amin. Pero ang hirap tanggapin. Hirap tanggapin na hindi ka nababalik. Na hindi na tayo makikita ulit. Miss na kita, mahal ko. At kahit ano ka pa, kung asan ka man, mahal na mahal kita. Mahal na mahal pa rin kita. Mahal na mahal kita. Tama bang iniisip mo, Luwalati? Nandiyan ba sila?
Nakita mo ba siya, Luwalhati? Pupunta ako riyan. Ipunin mo lahat ng mga tauhan natin. Gusto ko rin makausap ang aking bihag. Napakagang parusa para sa iyo ang kamatayan. Parurusahan ko muna ang pamilya mo bago kita patayin. Hanggang kailan ba itong tungkol sa nangyari sa nanay niya? Kailan mo ba plano sabihin? Isa ng ganap na aswang ang aking anak, Kanlaon. Tapat siya sa atin. Mayroon kasing mga pagkakataon na parang hindi buo sa kanyang loob ang mga gawain natin. Kung sasabihin mo o ipaliliwanag mo ng mahusay ang tungkol sa nangyari, alam ko, maiintindihan niya. Kung tanungin niya ako, tayo, nasan si nanay, sasabihin ko, ay, hindi na siya babalik. Isa na siyang aswang. Aswang po si nanay?